Hi there. Face here. I'm stretching this way and that way. I gotta be ready to move because Limba is in the Nick Jr. Little Big Room. Ang Kwaresma ay panahon ng pagninilay. Dala nito ang pag-asa na muli tayong magbalik loob sa Diyos sa tulong ng maraming debosyon at kaugalian para tayo ay maging mabuting anak ng Diyos. Ang pagdarasal o prayer, pag-aayuno o fasting, at pagbibigay limos o almsgiving ay itinuturing na pillars of Lenten observances o haligi ng mga gawaing pang-Kwaresma. Ang mga ito ay ginagawa na noon pamang panahon ni Jesus at itinuturing ng mga acts of piety. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 6, unang talata hanggang 18, nasasaad ang mga gawaing ito at ang kanilang kahalagahan sa ating buhay espiritual. Para kay San Juan Chrysologus, isang church father noong 5th century, ang tatlong ito ang nagpapatatag sa ating pananampalataya, debosyon, at kabanalan. Agpangtanggap natin sa mga sakramento at gayon din ang ating masugid na pagdarasal ay tunay na nagpapatibay ng ugnayan sa Diyos. Ang pag-aayuno naman ay nagpapaalala sa ating pagkauhaw sa Panginoon. Samantalang, ang fasting o ang pagkain ng one full meal a day ay nagpapatibay ng ating resistensya laban sa material at makamundong bagay, lalo na ang kasalanan. Ang pag-aayuno tuwing Miyerkules ng Abo, Biyernes Santo, at sa lahat ng Biyernes ng Kwaresma, ayon sa Precepts of the Church, ay obligasyon ng mga Kristiyano na may 18 hanggang 59. Ang abstinence naman, o ang di pagkain ng karne, ay para sa may edad na 14 pataas. Ang pag-aalay ng sakripisyo sa Diyos ay dapat na mag-udyok sa atin upang tayo ay gumawa ng mabuti sa kapwa natin. Sabi ni Jesus, habag sa kapwa ang aking mas kinalulugdan kaysa sakripisyo. Sabi nga ni Propeta Isayas, ganitong pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Ang mga walang tirahan ay inyong patuloyin. Ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng mga damit. Sana ang tatlong Lenten observances na ito ang magdadala sa atin para sa isang mas malalim na kaugnayan sa Diyos at sa kapwa. Magsilbing patnubay nawa ang mga ito para tayo ay maging mas mabuting Kristiyano.